Hey, what's up mga kuhotes? Megan Kuya Jen. Welcome sa part 4 ng ating Salwakain, where learning is the name of our game. At kung baka pa lamang sa aming YouTube channel, pinutin mo ng subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. So for today's video, ang ating pag-uusapan ay ang Salwakain tungkol sa kalusugan, sa katapatan, at marami pang iba. So nung nakaraang part 3 ay tungkol lang yun sa buhay. Yan, may mga dapat tayong pag-isipan mula sa mga desisyon na ating tatahakin upang sa ganon ay magkaroon tayo ng mabuting patutunguhan. So, let's start na. Simulan na natin to. Ayan. So, una, ang sakit ng kalingkingan dama ng buong katawan. For example, kapag may sumakit sa iyong ngipin, domino effect yan. Sasakit din yung iyong panga, yung iyong tenga, lalo-lalo na yung utak. Kasi naranasan ko na yan, yung magkaroon ng sakit sa ngipin, talaga di ako pinatulog nan. Oo, ganun. For example, masakit yung paa mo, nagkaroon ka ng cramps, or yung tawag doon, linamig yung paa mo. Siyempre, akyat yan hanggang binte, tuhod, hanggang balakang. Oo, ganun. Kung ano ang sakit ng isa, damay-damay yan lahat. For example, mayroon tayo sa ating kaklase, mayroon nagkaroon ng detect ng COVID-19. For sure, yung buong section na yon ay isa sa alang-alang sa quarantine at sila yung obserbahan. So, kung ano ang meron sa isa, yun din ang paghihinalaan sa kanyang katabi o nasasakupan. Gaano man ang iyong lakas, daig ka ng munting lagnat. Ayan, so this to, sa kalusugan natin, di ba? Kahit na gaano ka kalakas pero pag dinapuan ka ng sakit, ikaw ay wala ring magagawa. Sunod, sa liwikain tungkol sa katapatan, ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili. So, talamak lalo ito, lalo na yung pag sinabing ano, on the way na ako, pero naliligo pa lang, ganon. Ano pa ba? Ito yung sometimes na, kunyari, pinangukuan ka, nadadaling ka sa lugar nito, then suddenly, hindi naman pala, ayan. So, wag tayong, ano ah, wag tayong, tawag doon, mag-make promise if hindi naman natin kayang panindigan. Kasi kawawa yung pinangakuan dahil umaasa siya na baka sa, ano, baka ano nangyari, ganun. Siyempre, nahihiyari naman yung pinangakuan na magsabi, uy, tuloy ba, ganun, ganun. Yeah. Next, ang iyong hiniram, isauli o palitan upang sa susunod hindi na makadalaan. Yan, kapag may hiniram kang bagay, kunyari nang hiram ka ng tela mula sa iyong kapitbahay, isauli ito upang sa ganun ay pahiramin ka uli sa susunod na event o ng kakailanganin mo. For example, ayan, kapag ikaw ay, kasi sa panahon ngayon, di ba, Gcash na lang. Ayan, kapag nanghiram ka sa Gcash, sabihin mo kung kailan mo ibabalik. Huwag mo sabihin na bukas na lang kapag siningil ka. Yun. Next, ang lalaking tunay na matapang, hindi natatakot sa panapanaan. Ang mabuting gawa, kinalulugdan ng madla. Ayan. So, parang may say lang ako dito sa lukain na to na yung mga mabubuting gawa is dun lang nakatingin yung madla sa ano output. Yan. So, kunyari, for example, nag-post ka ng graduation picture and then dami nag-congrats, ganun. Pero nung nasa process ka na, parang wala naman silang pake, ganun. Yung nagpupuyat ka dahil may ginagawa ka, wala silang pake. Basta, mahalaga nakapag-congrats sila nung tapos ka na. Ganun. Next, ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Yan. Of course, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwat. Pero sometimes truth hurts. Yung katotohanan minsan ay nakakasakit. Kaya minsan may mga napipikon. Kasi hindi nila matanggap yung katotohanan. Yan. Next, ang tunay mong pagkatao nakikilala sa gawa mo. If nagpakita ka ng mataas na personality, matapang, ganon, yun yung tingin nila sa'yo. Pero kapag ano, hindi mo pinanindigan yung mga kumakawawa sa'yo, isipin lang nila, ay, pwede ko itong maliit-maliitin, ganon. Dapat, if you want to survive a life, ganon yung pakita mo, na kaya mo silang sagutin, ganon, kaya mo silang dinlangin, and whatsoever. Kasi,
ito ay makakaiwas upang malitin kanila kapag naman nagkaroon sila ng opportunity or nakita sila ng maliit na butas tungkol sa iyo. Ayan. Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa okay. Ang utang ay utang, hindi dapat kalimutan. Yes, dapat magkaroon tayo ng listahan. Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sino man. Ayan, syempre kapag ano, yun. Nasa taong matapat ang huling halakhak. Sa taong may tunay na hiya, ang salita ay panunumpa. Ayan oo, sa mga, meron kasi akong, ano, may mga tropa ako na nahihiya pa. Kunyari, ano bang gusto mo, ganyan. Bago, syempre, pakipot pa yung mga yan. Pero, yun talaga yung nais nila. Okay, next, punta tayo sa salibukin tungkol sa pag-aaral. Ang isip ay parang itak na sa hasa tumatalas. Ayan. Siyempre, dun, pag sinabi natin sa hasa tumatalas, kapag tayo nagre-review, kapag tayo ay naghihirap, na kinikis-kis natin yung sariling utak sa pagbabasa ng mga libro o sa paggawa ng mga experience sa buhay, yun yung mas tumatatak sa atin. Sa libukain tungkol sa pag-ibig, ang pag-aasawa ay hindi biro, di tulad ng kanin, iluluwa kung mapaso. Kapag nandyan ka na, hindi ka na pwedeng umatras. Ang pili ng pili, natapatan ay bungi. Ayan, ayan ito, dapat ano, hindi bumabase sa physical appearance. Ayan, yan, marami dapat i-consider kapag ikaw ay pumipili ng iyong iniibig. So, dapat, sabi daw nila na wag mong piliin yung gusto mo, piliin mo yung gusto ka, ganon. Next, pagkahaba-haba man ng posisyon sa simbahan din ng tuloy, pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat. Walang matiyagang lalaki sa pihiikang babae, madaling pumitas ng bunga kung dadaan ka sa sanga. Tama. Ayan, it's all about diskarte and more. Ayan, next. Salawikain tungkol sa pamilya, ang binabait ng bata sa matanda nagmula. Ano man ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kapag nag-iisa. Kaya matibay ang walis, palibhasa ay nabibigkis, magsama-sama at malakas, magwawatak-watak at babagsak. Nawala ang ari, ngunit hindi ang lahi. So this one, nawala ang ari, ngunit hindi ang lahi, it talks about na maubos man ang ari-arian na meron ng isang pamilya, pero yung apelido ay dala-dala mo pa rin at yun pa rin yung kakakilanlan sa iyo ng karamihan. And if you are stronger enough, you can do or you can have the diskarte na meron ka na gagawin mo upang mabawi lahat ng mga misfortune in life na meron o naganap sa iyong buhay. And that's all for our lecture video. I hope you learn a lot and let's talk more about tomorrow about sa mga salimukain pa na meron tayo for our part 5. If you have further concerns, clarifications, suggestions, you may comment it down below, email us or contact us. Thank you. God bless you all. This is Kuya J signing off.